Breaking news, dalawang bagong barko ng Philippine Navy isasabak kaagad sa West Philippine Sea. China, gulat na gulat sa ginawa umano ng Israel. Tala, Pangulong BBM, patuloy ang suporta sa pagdagdag ng mga kagamitan pagdigma ng Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Please subscribe and like and share. Ayon umano sa balita, formal na umanong nagkomisyon ng Philippine Navy ng dalawa pang pass attack interdiction craft na nilagyan umano ng Spike 9 line of sight missile system. At ayon pa dito, para sa mga bagong sasakyan pandagat na pinangalanan umano na BRP Hermenegildo Yorong ang PG-906 at BRP Lawrence Narag na PG-907 na ginanap umano sa Naval Station Jose Andrada, Ruas Boulevard, Manila nito lamang Martes. At ayon pa nga umano sa nakarat nating impormasyon, kamakailan lamang noong Nobyembre 18, 2023, tinanggap umano ng Philippine Navy ang dalawang pass attack interdiction craft mula sa Israel. Ang mga barkong ito ay bahagi ng Acero Class Gunboat na binili umano ng Philippine Navy mula sa Israel Shipyard. Ang PG-906 at ang PG-907 ay magiging bahagi ng Fleet Littoral Combat Force bilang bahagi ng Pass Attack Interdiction Craft Acquisition Project ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2. Ang mga barkong ito ay inaasahan umano na magkaroon ng 9-line sight na capabilities na nabibigay umano sa kanilang kakayahan sa quick intercept at precision strike laban sa kalaban, sa lupa man o sa dagat. At ayon pa dito, ang mga Pass Attack Interdiction Craft na ito ay bahagi umano na pagpapalakas ng capability ng Philippine Navy kasama umano ang transfer technology upang mapalakas ang kakayahan ng Philippine Navy sa paggawa umano ng sariling barko. Tayong pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, narito umano kung ilang piraso na po ang nakuha umano ng Pilipinas sa Israel na gunboat. Ang una po dito ay ang BRP Nestor Acero na PG-901 at BRP Lolita Tuong na PG-902. Dalawang unang pass attack interdiction craft na binili umano sa Israel Shipyard na official lang nasa serbisyo umano ng Philippine Navy. At ang pangalawa naman ay ang BRP Jenner Tinangag na PG-903 at BRP Domingo D. Luana na PG-905. At ang pangatlo naman ay ikaapat na fast attack interdiction craft na tinanggap umano sa Israel. At ang pangatlo naman ay ang PG-906 at PG-907. Dalawang umano sa mga kasalukuyan na pinapalakas umano ng plotilya ng Philippine Navy bilang bahagi ng modernization program. Ang patuloy na pagdagdag umano ng pwersa ng Philippine Navy ay napakalaking tulong ito para magpatrolya umano sa West Philippine Sea. Ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang gambot na ito mga kababayan ay napakalaking tulong ito dahil sa bilis nito tumakbo sa dagat at agad-agad itong makapagresponde sa anumang sakuna na nangyayari umano sa karagatan at lalo na sa pagpapatrolya umano sa mga karagatan umano ng Pilipinas sa West Philippine Sea at para maprotektahan ang ating mga mangingisdang Pilipino at ang ating mga teritoryo na pag-aari sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ilan sa mga barko umano ng kagamitan mula Israel ay nagbibigay umano sa Philippine Navy ng mga modernong kakayahan ng maritime security at anti-surface cooperation at anti-submarine warfare, ang mga bahagi ng mga proyektong ito ng modernization capability upgrade ng Philippine Navy upang mapalakas ang kanilang kakayahan at mapalakas umano ang kanilang kakayahan sa pagprotekta, pagpapalakas ng seguridad sa karagatan ng Pilipinas. Ayon pa dito, ang pagkakaroon umano ng mga gunboat mula Israel sa Philippine Navy ay magiging mahalagang hakbang sa pagprotekta umano ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga gunboat na ito ay magbibigay ng modernong kakayahan sa Philippine Navy upang mapanatili at palakasin ang seguridad na nasasakupan umano ng bansa, lalo na umano sa West Philippine Sea kung saan may mga isyo sa teritoryo o maritime dispute. At ayon pa nga dito, ang mga gunboat umano na binili mula sa Israel tulad ng Acero Class Fast Attack Interdiction Craft ay may kakayahan umano mag-quet intercept, remote stabilized weapon at precision strike laban sa mga kalaban sa lupa at dagat. Ang mga ito ay mahalagang asset ng maritime security operation, anti-surface operation at pagtugon sa mga maritime threat sa emergencies sa West Philippine Sea.
At ayon dito, dahil sa kanilang mga modernong teknolohiya, armament, ang mga gunboat na ito ay magiging malaking tulong sa Philippine Navy sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa defensive, patrolling at pagtugon sa mga anumang potensyal na banta sa teritoryo umano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon ng pangaumano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng Pilipinas sa pagbili ng mga gunboat mula Israel ay upang mapalakas ang kakayahan ng Philippine Navy sa maritime security at pagpapalakas ng depensa at pagprotekta sa mga teritoryo ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon umano ng mga modernong barko, armamentong militar mula sa Israel ay bahagi ng pambansang modernization program ng Pilipinas upang mapalakas ang kanilang depensa at seguridad sa riyon. Sa pamamagitan umano ng pagbili ng mga gunboat na ito, may advanced na teknolohiya, armament, layunin ng Pilipinas na mapalakas umano ang kakayahan sa pag-defensive, patrolling, anti-surface operation, pagtugon sa anuman maritime threat at emergencies sa kanilang sasakyan. Ang pagkakaroon umano ng mga gunboat na ito ay magbibigay sa Philippine Navy na mas epektibong paraan upang maprotektahan ang kanilang teritoryo at ipakita ang kanilang soberenya sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng karagatan ng bansa. Malaking bagay ang patuloy na pagdagdag umano ng mga kagamitan pagdigma ng Pilipinas dahil sa ngayon, meron umanong nagtatangka na sakupin ang ating mga teritoryo na pag-aari diyan sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito at sa iba pang mga balita? Ayon umano sa balita, sinabi umano ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na buo ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na pagsisikap ng tatlong pangunahing serbisyo ng Armed Forces of the Philippines para maging mas kakayahan ng mga unit. At ayon pa dito, ang Philippine Air Force at ang Philippine Army kasama ang Philippine Navy ay mayroon umano suporta ng Pangulo habang ang AFP ay magiging mas maliksi, multi-threat, multi-theater operating armed force. Ayon umano kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., kabilang umano sa mga pangunahing punto sa mga talakayin ay ang pagtuloy ng mga modernisasyon at pagpapaunlad ng kakayahan para sa Philippine Air Force at sa Philippine Army, pati na rin umano ang mga pangunahing serbisyo ng suporta para sa pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Sinabi din umano ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na ang mga kinakailangan na intervensyon upang malunasan ang kakulangan ay may malawakang tinalakay. At ayon pa dito, ang kakayahan umano na maabot ang base na magbibigay sa atin ng lakas upang bumuo at magpapatupad umano ng mga plano, proactive, sustainable at tumutugon sa archipelagic na kalikasan sa ating bansa. Dinagdag pa ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na ang mataas na antas na pakipag-ugnayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapahintulot sa mga pangunahing utos ng serbisyo na magbibigay ng mahalagang update sa mga prioridad at programa ng pambansang pamunuan sa depensa at seguridad. Bukod dito, sinabi din ni Chudoro na nakakuha rin ang mga service commander ng gabay at intervisyon sa Pangulo sa mga mahalagang isyo at hamon. Sinabi din umano ng HP ng depensa ng Philippine Air Force na pangunahing umano ni General Stephen Pareño ay nakatuon umano sa pagpapaunlad na kakayahan umano ng air power ng bansa upang ipagtanggol ang bansa mula sa kasalukuyan at umuusbong ng mga banta sa seguridad. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.